ayoko! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko, mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Magandang umaga po mga gilo naming tagisubaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romantiko, tawagin niyo ako sa pangalang Rihanna ng Baras, Rizal. Nais kong magbahagi sa inyo ng kwento ng aking pag-ibig. At sana makapagbigay ito ng lesson sa inyong mga tagapakinig. Katulad ng iba, naging komplikado din ang buhay pag-ibig ko. Sobrang sakit at pait. Inisip kong hindi na ako magiging masaya kailanman. Ganito ko po sisimulan ang aking kasaysayan. Jimmy, bakit hindi ka pa magtapat sa kanya? Kung talagang mahal mo si Rihanna, sasabihin mo sa kanyang nararamdaman mo. Natatakot ako, Lance. Eh, bakit ka naman matatakot? Pare, ang pag-ibig, ipinararamdam yan. Hindi yan dapat itinatago. Paano niyo malalaman na mahal mo siya kung di mo naman sasabihin at sasarilin mo lang? Ayoko kasing masira yung pagkakaibigan namin. Oh. Best friends na kami since high school pa lang. Baka mag-ibang pakikitungo niya sa akin kapag ipinagtapat ko ang totoong damdamin ko sa kanya. Paano naman kung mahal ka rin niya at naghihintay lang siya na magtapat ka? Eh, ikaw na rin ang may sabi. Simula pa nung high school, magkaibigan na kayo. Oh, diba? Ibig sabihin, kilalang kilala niyo ng bawat isa. Tanong ko sa'yo, may nalaman ka na bang naging boyfriend niya? Wala. Oh, di ibig sabihin, may hinihintay siya. At sigurado ako, ikaw na yung pare. Mark my word, mahal ka ni Rihanna. Mahal mo ako? Oh, noon pa. Hindi ko lang masabi sa iyo dahil ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Rihanna. Bakit, Jimmy? Pasensya na kung nasaktan ko ang loob mo. Kung nagagalit ka dahil sa sinabi ko, patawarin mo ako. Kung sinira ko ang pagkakaibigan natin. Bakit yun mo lang sinabi? Rihanna? Ang tagal kong naghihintay na sabihin mo yan. Ibig mong sabihin? Oo. Mahal din kita. Noon pa. Hinihintay ko lang na magtapat ka. Oh, Rihanna, akala ko pagkatapos ng pagtatapat ko sa'yo, lalayuan mo na ako. Salamat. I love you. I love you too, Jimmy. Oh. Kailan
magkakasal. Kasal agad? Kasi simula pa lang ng relationship namin as lovers. Ano ka ba? Eh, kilalang kilala nyo naman ang isa't isa. Kaya no need ng mga adjustment na yan. Tsaka isa pa, nasa edad na kayo. Darating din tayo dyan. Huwag kang apurado. Eh, excited na kasi ako maging bridesmaid sa kasal mo. Uy, alam mo, ang swerte mo kay Jimmy. Bukod sa mabait, nakikita ko magiging mabuti siyang asawa at padre de pamilya. Alam ko yon. Si Jimmy, ang klase ng lalaking pangarap ng bawat babae. Kaya nangangako ako sa sarili ko. Napakamamahalin ko siya habang ako'y nabubuhay. Pare, panay-panay ang overtime mo. Hindi ka pa ba uwi? Mamaya pa ako, pare. Ha? Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Uy, mukhang grabe ang paghahanda mo sa kinabukasan niyo ni Rihanna. Oo. Gusto ko, bago kami lumagay sa tahimik, handang-handa na ako. Ayoko makitang nahihirapan ang bubuin kong pamilya. Ibang klase ka talaga. Sana all, pare. Sige na. Mauna ka nang umuwi. At ma... Pare, bakit? Wala, pare. Medyo sumakit lang ng konti ulo ko. Uy, baka kung ano na yan, ha? Hindi, wala. Ito, baka pagod lang ako. Dahil sa dami ng trabaho. Sigurado ka? Magtahinga ka nga muna. Sabay ka na sa akin. Hindi, pare. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, kahit sino mag-aalala kung makikita mo na may sakit ang isang tao. Pero walang silbi ang pag-aalala natin kung ang mismo may katawan ang nagsasabing baliwala ito. Jimmy, bakit ang tahimik mo? Kanina ka pa hindi umiimik. May problema ka ba? Gaano mo ako kamahal, Rihanna? Siyempre, mahal na mahal. Teka, bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Sabihin mo nga sa akin, nakukulangan ka ba sa pinapakita kong pagmamahal ko sa'yo? Hindi. Nag-aalala lang ako. Nag-aalala? Saan? Ayokong mawala ka sa'kin. Mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Dahil, mahal na mahal din kita. Salamat. Sapat na sa akin na marinig ko yan. Dahil ikaw mamatay ko. Kung mawawala ka sa akin. Rihanna, matanong nga kita. At gusto ko yung totoong isasagot mo sa akin, ha? Aba, mukhang seryoso yan, ha? Ano ba yan? Promise me muna, nasasagot ka ng totoo. O, sige. Promise. May nangyari na ba sa inyo ni Jimmy? What? Ito naman, curious lang ako. Ikaw talaga. Alam mo naman ngayon, sa mga magkakarelasyon, di ba, normal na lang na may nangyayari. O ano, kayo meron ba? Wala. Sure? Sure na sure. Talaga lang, oh. Talagang talaga. Alam mo, Lydia, nangako kami ni Jimmy sa isa't isa na walang mangyayari sa amin
hanggat hindi kami kasal. Gusto namin na pareho kaming malinis, nahaharap sa altar. Ha? Ang ibig mong sabihin, pati si Jimmy, wala pa rin... Yes, ako ang first girlfriend niya. Kaya pareho kaming wala pang karanasan. Kiloko? At yan ang aming pagmamalaki sa lahat, sa inyong lahat. Lalo na sa'yo, chismosa! Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, isang bagay yon na maipagmamalaki namin sa aming relasyon ni Jimmy. Isang sumpaan na handa naming tuparin. Hanggang sa humarap kami sa altar, hindi namin dudungisan ang aming mga sarili sa mapanuksong tawag ng laman. Mabuti na lang. Maaga ako nakalabas sa office. Nakadaan pa ako dito sa mall. Tamang-tama sa binabala kong sorpresa kay Jimmy. Ibibili ko siya ng magandang relo para sa birthday niya. Ay, ayun. Ayun ang tindahan ng mga relo. Doon ako pupunta. Sorry. Hindi ko sinasadya. Pasensya na, nagmamadali kasi ako eh. Miss, okay lang? Ba't mo tinitingnan ng ganyan? Ha? Wala. I'm sorry. Kasalanan ko rin eh. Nagmamadali din kasi ako. It's my fault. It's okay. Gusto mo para makabawi ako sa'yo, magmerienda muna tayo. Sagot ko. Ako nga pala si Gerard. And you are... Ha? Rihanna? Rihanna. Sana huwag kang tumanggi. Dahil kung tatanggihan mo ako, ibig sabihin, hindi mo tanggap ang sorry ko. Ano? Let's go? Okay. Nangyari sa akin. Hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, mukha ni Gerard ang nakikita ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Cellphone ko. Si Gerard? Hello? Hello, Rihanna? Hindi ako makakatulog. Naiisip kita. Aha. May lakad ka ba bukas? Pwede ba tayo magkita? Please, Rihanna. Ihintayin kita. Gerard! Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, si Gerard ang susubok sa tibay ng relasyon namin ni Jimmy. Isang lalaking hindi ko kayang tanggihan dahil may kakaiba akong naramdaman para sa kanya. Salamat at pinagbigyan mo ko, Rihanna. Ayoko sana eh. Kaya lang mapilit ka. Dahilan at gusto mo magkita tayo? Dahil hindi kita makalimutan. Mula na magtama ang ating mga mata doon sa mall. Kung saan tayo nagkabanggaan, hindi ka na nawala sa isip ko. Huh? I think I'm in love with you. Gerard, kahapon lang tayo nagkita. Pagkatapos, in love ka na kaagad sa akin. Totoong sinabi ko. Ikaw ba, wala ka bang nararamdaman sa akin? May boyfriend ako. At mahal ko siya. Boyfriend? Meaning, hindi pa kayo kasal. Kaya
Kaya pwede pong maging tayo. Itigil na natin ito. Aalis na ako. Rihanna, Rihanna. Gerard, ang kamay ko. Hindi ko ito bibitiwan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Gerard, please. Pareho ba tayo ng nararamdaman? Sandali lang! Jimmy? Rihanna! Basang-basa ka ng ulan. Pasok ka! Bakit ka nagpunta rito? Ang lakas ng ulan ha! Jimmy, magpakasal na tayo, please! Ha? Pareho naman natin mahal ang isa't isa. Kaya wala nang dahilan para hindi tayo magpakasal. Rihanna? Ayusin natin kaagad ang mga dapat ayusin. Gusto ko makasal tayo sa lalong madaling panahon! Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, ang pagpapakasalang naisip kong paraan upang makaiwas sa nakaambang panganib sa relasyon namin ni Jimmy. Kaya hindi na ako naghintay na siya pa ang magyaya sa akin magpakasal kami. Ako na ang kusang nag-alok sa kanya na magsumpaan na kami sa harap ng altar. Ginawa yun? Ikaw ang nag-alok ng kasal kay Jimmy? Eh, doon din naman kami papunti. Eh, bakit ba pagtatagalin pa namin? Pero... Wala nang pero-pero. Ang gawin mo na lang, ihanda mo ng sarili mo dahil matutupad na ang gusto mo na maging bridesmaid sa kasal ko. Oh? Kailan magkasal nyo? 2 months from now. Haharap na kaming dalawa ni Jimmy sa altar. Rihanna. Gerard, anong kinakuha mo dito? Nakainom ka. Papasukin mo ako. Sige, pumasok ka. Totoo bang nabalitaan ko? Ikakasal ka na? Boyfriend ko si Jimmy, kaya natural lang yun. Natural hindi lang ako na... papayag. Gerard! Akin ka lang. Ay, kapitiwan mo. Huwag mo ako yan. Aking kalungan. Huwag mo ako halikan. Mahal kita. Huwag ano ba? Huwag mo ako halikan. Huwag. Huwag. Romantiko, naging mahina ako sa tawag ng tukso. Ang pagkababae ko na iningatan ko sa mahabang panahon upang ibigay sa lalaking mamahalin ko habang buhay ay nawala sa isang iglap. Sa lalaking ewan ko kung karapat dapat kong pagkatiwalaan. Handa ng lahat para sa kasal natin. Sa wakas, magiging misis na kita. Rihanna? Okay ka lang? May sinasabi ka, Jimmy? Kanina pa ako nagkukwento hindi mo naririnig. Ang sabi ko, nakahanda ng lahat para sa kasal natin. Oo, alam ko. Hindi ka masaya? Masaya, siyempre. Meron ka bang dinaramdam? May sakit ka? Mukhang hindi ka okay.
okay lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Ah, ilang araw ko nang napapansin na lagi kang tahimik. At tuloy, pakiramdam ko parang hindi ka excited sa kasal natin. Jimmy? Gusto mo pa bang ituloy natin ito? Huh? Desidido ka pa bang magpakasal tayong dalawa? Sasawa sa'yo. Mahal na mahal kita. Rihanna, bakit? Itigil na natin ito. Ano? Nakukonsensya na ako. May boyfriend ako. Ikakasal na kami. Pero nandito ako sa loob ng motel. At may kasama ibang lalaki. Rihanna. Ayaw ko na. Ito na ang huli nating pagkikita. Saan ka galing? Chelsea. Gerard, lagi ka nalang gabi na kung umuwi, ha? Pinababayaan mo na kami ng anak mo. May nasikaso lang ako. Ano? Babae mo? Ano ka ba? Trabaho ang ginawa ko. Kaya tumahimik ka na. Huwag mo akong papaniwalain, Gerard. Minsan mo na nagawang pagtaksilan ako. At hindi na ako papayag na maulit pa yon. Dahil kapag ginawa mo yon, makakapatay ako ng tao. Tandaan mo yon! Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, lingit sa kaalaman ni Jimmy, sumira na ako sa sumpaan naming dalawa. Ang inaasahan niyang pareho kaming haharap sa altar ng malinis at walang bahid dungis ay hindi na magkakaroon pa ng katuparan. Paano na ako? Pare, eto na yung hinihiram mo sa akin. Pandagdag sa mga gastusin nyo para sa kasal nyo ni Rihanna. Pasensya ka na, pare. Medyo biglaan eh. Hindi ko alam na agad kaming magpapakasal. Ayaw mo, babayaran ko kagad sa'yo ito. Ano ko ba naman? Huwag mo intindihin yan. Ang asikasuhin mo, ang pagpapakasal nyo. Tulong ko na lang yan sa'yo. Huwag mo na bayaran. Hindi. Utang ito, pare. Kaya dapat bayaran ko. Huwag na. Regalo ko na yan. Huwag mo na tanggihan. Oh, sige, pare. Maraming salamat. Oh, good luck sa animo nyo, ha? Sama ako ng sampu. Loko-loko. Akong ninong sa first baby nyo, ha? Oh, siyempre. Ikaw pa ba ang hindi ko kukunin? Ang tagal na natin magkaibigan. Sanggang dikit ka tayo, eh. Pare. Pare. Medyo, Diyos, sumakit ulo ko, pare. Ha? Well, bakit, no. Pare? Jimmy! Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Jimmy, salamat. Di kamali ka na. Lance. Tinawagan ko na si Rihanna at papunta na siya dito. Sana hindi na. Kailangan niya malaman. Pare, huwag mo sabihin sa kanya ang totoong kalagayan ko. Pero Jimmy... Please, ayoko malaman niya. Jimmy! Rihanna? Ano, kumusta ka na? Ano sabi ng doktor? Anong sakit mo? Huwag kang mag-alala. Okay na ako. Nahilo lang ako ng konti. Overpatig daw. Makalalabas din kagad ako dito sa ospital. Pare, sa labas na muna ako, ha? Sige lang, pare. Rihanna, sige. Okay. Rihanna,
Jimmy. Mahal na mahal kita. Tanda mo yan. Mahal din kita. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanan. Malakas ang loob ko dahil nandiyan ka. Pakiusap ko. Kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan. Ipangako mo. Oo. Pangako. Hindi kita iiwan. Hindi, Jimmy. Gerard, saan ka na naman pupunta? Sa babae mo? Chelsea, ano ka ba? Magtatrabaho ako. Kita mo naman, naka-uniforme akong pang-opisina. Bumenta na yung dahilan mo. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Nagbago na ako. Kaya sana naman, huwag mo nang balikan pa ang mga nangyari. Tapos na yun. At saka, nangako na ako sa'yo, di ba? Na magiging tapat na ako at hindi na kailanman maghahanap ng iba. Siguruhin mo lang, ha? Dahil kapag nahuli kita, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo, pati dun sa kabit mo. Ayaw mo na talaga maniwala sa akin. Dapat ba kita pagkatiwalaan? Bahala ka! Basta ako, wala akong ginagawang masama. Nagpapakatinuna ako. Ngayon, kung duda ka, problema mo na yun. Diyan ka na nga! Sige lang. Kung akala mong mapapaniwala mo ako sa kasinungalingan mo, nagkakamali ka. Mahuhuli din kita. Kayo ng babae mo. At tinitiyak ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Mr. Romantiko. Natatakot ako, Mr. Romantiko, dahil alam kong walang lihim na hindi nabubunyag. At si Chelsea, ang asawa ni Gerard, babae rin dapat kong maunawaan. At hindi ko siya masisisi kung dumating man ang isang araw na kumprontahin niya ako dahil sa aming kataksilan. Mabuti na lang, wala nang ipinagawa si Boss. Kaya maaga ako nakalabas ng opisina. Tamang-tama. Dadaan ako sa pinagpatahian ko ng wedding gown ko. Tatawid na ako ng kalsada. Rihanna! Gerard? Kanina pa ako nag-aabang sa'yo. Iniiwasan mo ba ako? Hindi pa sinabi ko na sa'yo. Ayoko na. Tama na ang kahibangan natin. Ang pagkakamaling nagawa natin. Hindi! Hindi ako papayag. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi mo pa ako narinig. Ayoko na. Kaya umalis ka na. Kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, ipagtatapat ko sa boyfriend mo ang relasyon natin. Sasabihin ko sa kanya lahat ng namagitan sa ating dalawa. Huh? Ngayon, sasama ka ba sa akin o hindi? Kaya yan ang tingin mo sa akin, pare. Seryosong seryoso ka. Pare, hindi lang kasi kita masakyan. Anong ibig mo sabihin? Nagiging unfair ka kay Rihanna. Hindi mo sinasabi sa kanyang totoo. Para ipinaliwanag ko na sa'yo, hindi pa? Kailangan ko si Rihanna sa buhay ko. At hindi ko makakaya ang mga pagsubok sa buhay ko kung mawawala sa sakin. Bakit naman siya mawawala? Jimmy, kung talagang mahal ka niya, maintindihan niyang katayuan mo. Matutulungan ka niya. Ano ba yung kinatatakot mo? Takot akong malaman niyang totoo.
Alam mo ba talaga ang kahulugan ng pagmamahal, pagsasakripisyo, pagiging tapat? At higit sa lahat, pangunawa? Kung wala doon ang mga nabanggit ko, ibig sabihin, walang pagmamahal. Kaya kung ako sa'yo, ipagtapat mo na sa kanyang totoo. May kasabihan tayo, Jimmy. Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Pare. Alam ko, mahal ka ni Rihanna. At kailangan mong tulong niya. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, hindi lang ako ang nagtatago ng lihim sa relasyon namin ni Jimmy. Pero may pagkakaiba nga lang. Dahil ako, ang sikreto ko ay pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. At siya ay sa isang sitwasyon na hindi niya kagustuhan. Huling pagkikita na natin ito, Gerard. Sino may sabi? Ikaw? Rihanna, hanggat hindi ko sinasabi na maghiwalay na tayo, hindi ka pwedeng kumalas sa akin. Tuloy ang pagkikita natin at magpapakasaya tayo hanggat gusto ko. Gerard, nakukonsensya na ako. Makonsensya ka naman, oh. Tigilan na natin ito. Ilang araw na lang ikakasal na ako. Sana naman naiintindihan mo. Akong intindihin mo. Kailangan kita. Mahal kita. Kaya wala kang karapatan na diktahan ako sa gusto ko. At huwag kang magkakamali na suwayin ako. Dahil guguluhin kong buhay mo. Kayo ng nobyo mo. Ikakalat ko sa lahat ng kakilala at kaibigan mo, pati sa pamilya mo, ang relasyon natin dalawa. Nakukuluhan na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapusin ang relasyon ko kay Gerard. Ayokong malaman ni Jimmy ang tungkol sa amin. At ayokong malalagay sa isang malaking kahihiyan. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Parang nasusuka ako. Tatakbo ko sa banyo. Ano nangyayari sa akin? Naharaw na ako nagkakaganito. Hindi. Magdadalawang buwan na akong hindi dinatatnan. Hindi kaya. Kailangan ko makasiguro. Pupunta ako sa doktor ngayon din. Hello? Lydia? Oh, Rihanna! Bakit? Pwede bang pumunta ka ngayon dito sa bahay? Ha? Kailangan ko na makakausap, please. Oh, eh, sige, sige. Pupunta ako. Bilisan mo. Oo, sige na, sige na. Bye! Ano kaya nangyayari sa babaeng yun? Parang may malaki siyang problema. Mr. Romantiko. Litong-lito ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Paano ko may tatago ang isang pagkakamali na pagsisisihan ko habang buhay at sisira sa pangarap kong matagal kong inasam? Paano na? Oo, Lydia. Nangyari? Eh, hindi ba usapan niyo ni Jimmy na walang mangyayari sa inyo hanggat hindi pa kayo kasal? Hindi si Jimmy ang ama ng pinagbubuntis ko. Ha?
Si Gerard. Gerard! Nakilala ko siya sa isang mall. Malakas ang kanyang appeal, kaya nagkagusto ko sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Mga? Oo. Maraming beses na may nangyari sa amin. Ano ba yan? Malaking problema ang ginawa mo. Tumuhan mo ko, Lydia. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano ko sasabihin kay Jimmy? Paano yung kasal namin? O naman, sana inisip mo yan bago ka nakipagrelasyon sa lalaking yun. Malalaman at malalaman ni Jimmy ang kalagayan mo at hindi mo yan maitatago. Ipagtapat mo na lang sa kanya ang totoo. Nasa kanya na kung tatanggapin ka niya o hindi. Pero ano man na maging desisyon niya, tanggapin mo na lang. Pwede mo namang itago yan kung gugustuhin mo eh. Paano? Ipalaglag mo. Ano? O diba? Ganun lang kadali. May kilala ako. Ako na ang bahalang gumastos. Basta sumang-ayon ka lang sa suwestiyon ko. Hindi, ayoko. Nagkamali na ako. Ayoko na gumawa pa ng isa pang pagkakamali. At anong gusto mo? Malaman ng boyfriend mo na pinagtaksilan mo siya? Panagutan mo ako. Pakasalan mo ako. Ano? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Ikaw ang ama ng batang ito. Kaya dapat lang na panagutan mo. Hindi kanya pwedeng panagutan. Chelsea? Sino siya, Gerard? Ako ang asawa niya. May asawa ka? Oo. 3 taon na kaming kasal. At may isang anak. Niloko ka rin ng asawa ko, katulad ng iba. Ayop ka, Gerard. Niloko mo ko. Niloko mo ko! Sandali, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat pa ipaliwanag. Ayop ka. Manuloko ka. Napakahayop mo! Ayop! Sigan! Riyana, bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit? Jimmy. Lance. Niloko ako ni Riyana. Pinagtaksilan niya ako. Marami nang nakapanood sa nag-viral na video ni Riyana at away nila ng lalaki't asawa nito. Ano kasalanan ko, pare? Jimmy. Bakit nagawa niya sa akin ito? Masama ba akong tao? Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, iba yung sakit at sama ng loob ang idinulot ng kapusukan ko sa lalaking Labis na nagtiwala at nagmahal sa akin. Binigo ko siya sa kanyang pangarap na perpektong kasal. Jimmy. Ano ginagawa mo dito? I'm sorry. Patawarin mo ko. Huwag mo ko yakapin. Alam ko, Labis kita, nasaktan, niloko kita. Nihirakan ko ang pagkalalaki mo. Dinungisan ko ang buong pagkatao mo. Nagkasala ako sa'yo. Ano ko sa lala ko sa'yo? Naging tapat ako sa relasyon natin. At kailanman hindi ko inisip na ipagpalit ka sa ibang babae. Ikaw lang ang pinangarap ko sa buong buhay ko. Ang babaeng gusto kong iharap sa dambana ng walang bahid tungis.
pero sinira mong lahat. Alam ko, nag-imahina ako. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Isang napakalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Kaya wala akong karapatan na piliting ka pang pakasalan ako. At hindi yan ang ipinunta ko dito. Ang gusto ko lang magmakaawa sa'yo para hingin ang kapatawaran mo. Jimmy! Jimmy, wag mo ko iwan! Mahal na mahal kita, Jimmy! Kasalanan ko. Kailangan kong tagapin. Nasa alaala na lamang kita makakasama. Hayaan na lang kita. Wala akong karapatang ipilit pa ang pag-ibig ko sa'yo. Sinayang kita. Sinayang ko ang pagmamahal mo. At ngayon, mangungulila ako. Paano na ako? Paano na ang puso ko ito? Masakit din. Sakit to. Alam ko, pahihirapan ako. Pero dapat na kitang kalimutan. Dahil hindi ako karapat-dapat sa'yo. Paalam na sa'yo, mahal ko. Paalam, Jimmy. Wala ka ng balak na ituloy ang kasal niyo ni Rihanna? Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong ayaw ko nang ituloy ang kasal namin dahil sa kabila ng ginawa niya. Ramdam ko pa rin na mahal ko siya. At wala akong nararamdamang nagbago sa puso ko. Kahit nasaktan ako, hindi ko magawang magkalit at mabuhi sa kanya. Humahanga ako sa'yo, Jimmy. Dakila kang magmahal. Siguro kung sa akin nangyari yan, magwawala ako. Baka saktan ko siya. O nakapatay ako ng tao. Dahil hindi birong ginawa niya sa'yo. Buong pagkatao mong sinira niya. Baliwala sa akin ang lahat ng yan. Sabihin mo ng tanga ko, bobo. Lahat ng makapagpapababa sa akin pagkatao, itawag mo sa akin. Dahil tama yon. Totoong lahat yun. Tanggap ko, Lance. Dahil mahal na mahal ko siya. Handa akong isakripisyo lahat sa buhay ko para sa kanya. Jimmy. Tuloy ang pagpapakasal namin. At sa araw na yon, hihintayin ko siya sa simbahan. At sisiguruhin kong ako ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, talagang kakaibang lalaki si Jimmy. Tunay ang kanyang pagmamahal. Siya ang taong nasaktan na. Inapi. Pero handa pa rin magpatawad para sa kanyang minamahal. Dalawang araw na lang, kasal niyo na ni Jimmy. Sana nga. Kaya lang ano pang mukhang hiharap ko para pumunta ng simbahan. Kahit si Jimmy, alam ko, hindi na rin niya gugustuhin na magpakasal sa isang taksil na katulad ko. Hindi na ba kayo nagkausap mula nang huli kayong magkita? Hindi na. Kahit sa text o tawag, hindi na kami nagkausap. Wala naman na kaming dapat abag-usapan pa.
Dahil nung lumayo siya, alam ko, yun na ang huli namin pagkikita. Nangihinayang ako sa kinahinat na ng relasyon niyo. Kasalanan ko. Hindi ako naging tapat sa kanya. Pero handa na ako. Mahirap. Pero kailangan. Alam ko sa ginawa ko, doble ang pagdurusa ni Jimmy. At ako, magdusa man ako. Tama lang. Dahil nagkamali ako. Karma ito sa akin. Kabayaran sa kasalanan ko. Na ako rin ang labis na nasaktan. Labis na nasaktan. Jimmy. Mag-iisang oras na tayo dito sa simbahan. Pero wala pa rin si Rihanna. Nainip na mga bisita, pati na ang paring magkakasal sa inyo. Maghintay pa tayo ng konti, Lance. Pakiusapan mo sina Father at saka ang mga bisita. Alam ko darating siya. O sige, ako na bahala sa kanila. Maiwan na muna kita. Pasensya na muna kayo, ha? Rihanna, tumating ka na, please. Huwag mo kong pipikuin. Ito na ang araw na pinakihintay natin. Ang makasal tayo at magkaroon ng katuparan ng mga pangarap natin. Oriana, nasaan ka na, mahal ko? Dumating ka na. Napakaganda ko pala sana sa wedding gown kong ito. Sayang. Hindi ko na maiharap pa sa altar kasama si Jimmy. Hindi naman siguro masama kung isinuot ko ito ngayon. Hindi naman na matutuloy pa ang kasal ko. Uubarin ko na. Sandali. Sino kaya ito? Rihanna! Lydia? Tinawagan ako ni Lance. Sinabi niyang puntahan kita. Kanina pa naghihintay si Jimmy sa simbahan. Huwag mo na ko ba rin yung damit pang kasal mo. Tuloy ang kasal niyo ngayon. Bakit nandito ka pa? Halika na. Kanina pa naghihintay sa labas ang bridal car na susundo sa'yo. Wala nang pero-pero. Ikakasal ka ngayon. Kaya pumunta na agad tayo sa simbahan. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, wala akong lakas ng loob na humarap sa altar sa kasal namin ni Jimmy. Dahil sinusurot ako ng aking konsensya, pakiramdam ko, napakarumi ko at walang kapatawaran na nagawa kong pagkakamali sa lalaking dakila kong magmahal. Pare, mukhang hindi na talaga darating si Rihanna. Tuluyan na niyang binaliwala ang mahalagang araw na ito sa aming dalawa. Tuluyan na niya akong binaliwala, pare. Oh, pare, okay ka lang ba? Manamukla ka at pinagpapawisan. Ayos lang ako, pare. Oo, mukhang hindi ka okay. Ang ulo ko, pare. Sakit. Jimmy. Tulungan niyo ko. Dali natin si Jimmy sa ospital. Jimmy, madali kayo. Tumawag kayo ng ambulansya. Kailangan niya madala kagad sa ospital. Dali. Mala
malapit na tayo sa simbahan, Rihanna. Excited na ako. Ang lalim naman ng buntong hininga mo. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko, Licia. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Paano ako haharap sa altar at susumpa na magiging tapat sa kanya kayong hindi pa man nagawa ko na siyang pagtaksilan? Ba't ba kasi nang iniisip mo? Nagdesisyon si Jimmy na ituloy ang kasal nyo. Ibig sabihin, napatawad ka na niya. Magsisimula uli kayo ng panibagong buhay. Magiging masaya pa rin kayo. Ay, ewan ko. Teka lang ha. O, sagutin mo muna yan. Baka importante yan. Hello? Lydia? Nasaan na kayo? Malapit na. Bilisan nyo, si Jimmy. Ha? Eh, bakit? Anong nangyari sa kanya? Lydia, bakit? Lance, sagutin mo ako. Anong nangyari kay Jimmy? Mister Romantiko. Mister Romantiko, dumating na din ang oras na matutuklasan ko na ang inililihim sa akin ni Jimmy. Isang napakasakit na lihim na lalong magpapalala sa bigat ng aking dinadala. Pare, parating ng ambulansya magdadala sa'yo sa ospital. Hindi na. Ha? Huwag na lang kung tali sa ospital. Hintayin ko si Rihanna. Papakasal kami. Pero pare, pakiusap. Sundin mo yung sinasabi ko, pare. Oh, pare, si Rihanna, nandito sila. Dumating si Rihanna. Jimmy! Jimmy! Rihanna! Isakay na natin siya sa ambulansya! Ayaw na niya eh. Kanina ko pa siya pinipilit. Pare, tawagin mo si Father. Si Father. Tuloy natin yung kasal, pare. Jimmy! Sige na, Lance. Rihanna, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jimmy. Patawarin mo ako. Pinatawad na kita. May hilingin ako sa'yo. Sabihin mo. Gusto ko. Ako ang kikilalaning ama ng magiging anak mo. Apilito ko ipagamit mo sa kanya. Anak natin siya. Oo. Oo, Jimmy. Napakabusilak ng puso mo. Ayaw mo ng ganito. Dinggin mo ang puso ko. Nalabis na nahihirapan. Hinahanap ka. At gusto magmakaawa. Lalo na nung tumalikod ka sa akin papalayo. Anong sakit ang nadama ko. Dahil sa alaala na lang kita makakasama. Gusto kitang habulin. Tigilan ka. Pero alam ko, wala nang pag-asa. Kaya labis ang pangulila ko. Hindi ko alam kung paano na ako. Tayo, ang puso ko sa luhan. At wala akong karapatang sumbatan ka. Nasaktan man ako ni Labis. Kahit kailan hindi ka mawawaglit sa isipan ko. Gusto kong humili. Sana magkabalikan tayo. Ipinagdasal ko yun. Pero hindi ko deserve. Dahil masama akong tao. Hindi mahalaga sa akin. Ano man ang ginawa mo.
Ang alam ko lang, mahal kita. At ikaw ang babaeng matagal kong pinangahanap na makasama habang buhay. Malinis ka pa rin sa paningin ko. At walang nagbago sa nararamdaman ko sa iyo. Papatawarin mo rin ako, Rihanna. Nagkasala din ako sa iyo. Naglihim ako sa iyo. At tinago kong tunay na kalagayan ko. Jimmy? May taning na ang buhay ko. May brain cancer ako. At marahal, dumating na ang oras ko. Hanggang dito na lang ang buhay ko. Hindi na tayo magkakasama ng matagal. Naging makasarili ako. Naging unfair ako sa iyo. Sa iyo ako humuhugot ng lakas ng loob. Nang hindi mo nalalaman. Patawad, mahal ko. Lara? Jimmy? Nandito na si Father. Father Jerry. Father, ikasal niyo na kami. Sige. Sige. Hawakan mo na may kapit ang kamay ko. Oo. Jimmy, ang lamig ng kamay mo. Yakapin mo ko, Rihanna. Yakapin mo ko ng magpit na magpit. Gusto ko matamang pagmamahal mo kahit sa huling pagkakata ko. Bago pa man ako mawala sa mundong ito. Sayang, hindi na yan tayo makakasal. Hindi na ako matatag. Jimmy! Salamat, Rihanna. Mahal na mahal kita. Paalam. Jimmy. Pare? Jimmy. Paring Jimmy? Oh my God. Hindi na yata siya humihinga. Pare? Hindi. Jimmy! Mister Romantiko. Mister Romantiko, napakasakit ng natuklasan kong lihim. Si Jimmy, sa isang iglap, ay nagpaalam sa akin at hindi na babalik kailanman. Pero ganun pa man, buo ang aking desisyon at hindi hadlang ang kamatayan para hindi ko tuparin ang aming napagkasunduan. Rihanna, tinatanggap mo ba si Jimmy na maging asawa mo habang ikaw ay nabubuhay? I do, Father. Kung ganon, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, idinideklara kong kayo ay mag-asawa na. Congratulations. Ayun. Ako na lang ang halik sa'yo, mahal ko. Tanda ng labis na pagmamahal ko sa'yo. I love you, Jimmy. Kung nakatingin man sa atin si Jimmy ngayon, sigurado ako masaya na siya. Dahil natupad na rin ang kagustuhan niyang makaisang dibdib ang babaeng mahal niya. Rihanna, tinahanga mo ko. Sa huling sandali ng buhay ng kaibigan ko, pinatunayan mong siya pa rin ang mahal mo. Walang dahilan para hindi ituloy ang kasal namin.
ang saksi ko. Tutuparin ko ang isinumpa ko sa harap ng altar. Na siya lang ang lalaking mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. At hindi na kailanman pagtataksilan. At narito lang kami ni Lydia upang alalayan ka. Handa kaming maglaan ng oras para sa'yo. Oo. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Talagang tunay kayong mga kaibigan. Maraming salamat. Nandito kami ng anak natin sa harap ng puntod mo. Malaki na siya. At tinupad ko ang gusto mo. Apelyido mong ibinigay ko sa kanya. Jimmy Cruz Jr. Sayang! Wala ka na. Sana dalawa tayo nagpapalaki sa kanya. Namimiss kita. Lagi kitang naiisip. At nasasaktan pa rin ako. Dahil wala ka na. Mahirap tangkapin. Pero wala naman akong magagawa. Pero sana narinig mo ako ngayon. At uulit-ulitin ko na hindi ka na mawawala sa puso't isipan ko. Iniisip ko na lang ang mga masasayang alaala natin. Doon na lang ako magiging masaya. At inihintay ko ang panahon na magkakasama-sama ulit tayo. Magiging masaya tayo sa kabilang buhay na wala ng sakit at sama ng loob na mararamdaman ng ating mga puso. Nalabis na nasaktan dahil sa aking pagkakamali. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, marami pa rin nanliligaw sa akin ngayon. Pero lahat sila, tinanggihan ko. Ayoko nang muli pang sirain ang pangako ko na si Jimmy na lamang ang lalaking mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. Malaki na rin ang anak ko na si Jimmy ang kinikilalang ama. Mr. Romantiko, salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Lubos na gumagalang, Rihanna. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dulap na ginampanan ng mga sumusunod: Janeline de la Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Bobby Cruz, Chiquit Amor, Phil Cruz, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat at direksyon ni Maynard Lendicho. Muli ko po kayong inaanyayahang subaybayan ang mga susunod pang
magagandang kasaysayan ng pag-ibig naming itatampo sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.